Ngayon ba, uso na masyado ngayon sa Facebook yung pang-hack sa mga account sa Facebook ba? Isa sa mga kaibigan ko na na-hack by yung ito, si Erlo, yan, yung nasa screen. Yan yung Facebook account niya, na-hack yan ba? Kaniko yan dito sa Japan, na-hack yung account niya. Ngayon ba, ang nangyari, yung account niya na na-hack, ginamit yung account niya para ma-hack yung ibang mga nasa friends list niya. Ganun yung nangyari ba? Tapos yung mga na-hack doon sa friends list niya, gagamitin naman yung mga account na yun, yung mga na-hack, para ipang-hack na naman sa ibang, nagkakaroon na ng domino effect ba yung pang-hack ba? Isang account lang yung na-hack, lahat ng friends list niya, iha-hack ng account na yun, tapos yung na-hack naman, iha-hack. Ang sistema ba, ganito pala, ikunin to sa akin ni Erlo kung bakit siya na-hack ba. Isa sa mga kaibigan niya, friends list niya, nag-message sa kanya sa messenger, sabay-sabi na isasali siya ba, isang group ba. Tapos doon sa notification sa FB niya, is mag-send sila doon ng code. Yung code na yon, yun daw yung ipa-screenshot sa kanya. Tapos, ibabalik niya doon sa nag-PM sa kanya na kaibigan niya. Ang hindi niya alam, yung kaibigan niya pala bay, is na-hack na pala, hacker na pala yung nag-control sa Facebook ngayon. Ngayon, nung na-send niya yung code na hiningi nung kaibigan niya para makasali daw sa isang group po, yung group chat ba, group chat ba, para makasali daw sa group chat na yun, kailangan yung code na yun para ma-process daw, makasali na siya doon sa group chat. Send na niya yung code, yun, automatic, nag-log out na sa cellphone niya yung ano niya, FB account niya, hindi na niya ma-recover. Ngayon, ang nangyari ba, yung FB account niya, yun naman daw yung ginamit para maka-hack doon sa ibang mga kaibigan niya, yung nasa friends list niya, i-hack naman. Ganon din ang sistema, may code, kunwari, sasali sa grupo, ganon. Siyempre, kapag kaibigan mo, maniwala ka talaga, isisend mo yung code sa kanya, ibalik. Ganon yung nangyari, bay. Ngayon, yung mga na-hack, bay, ang problema doon is, ang tinitira talaga is yung GCash, lang hihingi ng 1,000, 2,000, kunwari ba. Maliit lang hinihingi para hindi masyadong halata yung, magaling yun talaga yung mga hacker. Kasi maliliit lang hinihingi, 1,500, 2,000, minsan 5,000, 6,000. Ganon lang yung hinihingi para hindi sila masyadong mahalata, bay, hindi magduda. Ngayon, bay, kung meron kayong mga kaibigan, bay, na ganito, magpasave ng mga GCash, ang technique dyan bay, tawagan mo talaga, i-video call mo. Kapag hindi sasagot, ibig sabihin, na-hack na yung account na yun. Kasi imposibleng hindi yan sasagot kapag importante, tapos kailangan yan ng pira. Tapos kapag i-video call mo, tapos hindi siya sasagot, ibig sabihin nun, na-hack na yung account na yun. Kasi usong-uso yan ngayon sa Facebook bay, lahat talaga na tinitira nila is yung nasa GCash ba. Kasi yung GCash kasi kahit saan ka mag-cash out, pwede. Hindi yan matitrace. Magagaling yung mga hacker, magagaling. Ang hinihingi nila, maliliit lang, pero sayang ba? Galaw-gaw kayo. Mora to, mag-amping ba? Mag-amping ta kay sayang, ang kwarta, hinaguan ako na niya. Na-hack na rin itong account niya, mangayo dito sa GCash. Siyempre, luoy po kayo itong mga tagiya sa GCash. Uy, kuha ng 3,000, hindi na rin ba na mabayaran yun, kaya hindi rin ba yun matrace. Galaw-gaw kayo. Mora to, kung pahibalo sa inyo nga, mag-amping ta, kung mas maganda ba yung messenger nyo, yung mga messages doon, i-delete nyo lahat. Yung sa akin, dinilit ko kagabi, wala talagang natira. Yung mga messages na galing sa 2023 hanggang umabot ako doon sa 2010 yata kagabi, naabotan ako ng alas 12, basta kakadelete lang kasi minamanumano ko yung pag-delete. Hanggang 2010, year 2010 yung mga messages doon. Na-delete ko lahat. Ganun din yung gawin nyo. Pero mas maganda, i-delete na lang yung messenger nyo para sure ball ba, hindi kayo ma-hack.